Oh my God! Coronavirus! Hello friends, and we are back again for another video from our channel, Cream Olomani. And for today's video, yes, hindi muna siya about sa dogs. Since 100k subscribers na tayo, naisipan ko gumawa ng 25 facts about me. Ang alam niyo lang kasi sa akin is fur mom ako ng apat na makukulit na husky. Ayan, sample, makulit nga. Tama ka sa akin. O, diba? Very good naman. Very good naman. O, yun. Kasi ang alam niyo lang sa akin is... Aba, ano to? Ba't nagigig ako na? Totoo ba ito? Naiiyak ako, babe. Parang si Tami ka. Huwag mo lang ako kagatin. Totoo ba to? Ha? Ay, hindi. Joke lang daw. Sige daw. Gaganito daw siya. Basta daw kagat-kagat niya yung kamay ko. Doon ka na nga. Joke lang. Lumayas ka na. I'm in danger pag nandito ka eh. Kaya mo bago man yan daw? Oh. Ganyan? Unang araw pa lang binahanggap kita. Sana nagsistay ka nung matagal na ganyan. Parang si Kuya Tami. Ha? Kaya mo ba? Sige na, alis ka na. Hindi ko kailangan ng monster dito. Kung kakagatin mo lang din ako, lumayas ka na. Huwag kayong mag-alala kasi ito na yung first and last video na about sa akin. Marami na rin kasi nagtatanong sa comment section ng mga information about sa akin. Kasi since dog channel nga to and most likely about sa dog, so kung may iba na curious kung gustong makilala ko ng konti, dito nyo na lang sa video na to malalaman para isang video lang siya. So start na tayo! Fact number 1. Ang totoo ko pong pangalan ay Irina. Hindi po Maria. Natatawa ko kasi ang dami nga tumatawag sa akin ng Maria. Though kasalanan ko rin naman kasi ang nilalagay ko sa mga dialogue nila, ina-address nila ako as Maria. Pero yun nga, Irina lang talaga yung real name ko. Wala po akong intention na scam kayo or what. Pero to be fair naman, never ko in-address yung sarili ko na, "Hi, my name is Maria." Never naman nangyari yun, di ba? Actually, mga friends ko rin, napapaisip din sila tuloy na, "May Maria ba sa pangalan mo?" Tinatanong nila akong ganun. Pero yun nga, nakuha ko yung Maria kasi alam niyo yung mga meme names parang Linda, Karen, Susan. So nakaisip ng pangalan nito yung bunso namin. Naisip niya na Maria na lang para very Pinay. Kasi naisip ko na i-adapt ko na lang din yung universal doggo language. So maglalagay ako ng dialogue for every video and hindi naman funny enough yung Irina kung yun yung i-address nila sa akin. Fact number 2. Ang birthday ko po ay September 12, 1992. And yes, 26 years old na ako. Ay, 26! Tignan mo, parang lagi ako nasa stock sa 26. Pero 27 pala, turning 28 na. Alam ko, medyo matanda na yun. Dapat taga-anak na yun. Pero no pressure. Meron akong apat. Bakit? Ano ka na naman dito? Ano ka na naman? Ha? Sit ka na lang dito. Sit ka na lang. Ay. Huwag mo kasing gawing teeter yung kamay ko. Akala mo nakakatuwa yan. Pakita mo yung teeth mo sa kanila. Ay, nagalit mo ako, ha? Papaliparan kita pa maya. Sige. Mochi! Wala kasi siyang kalaro eh. Kawawang bata. Ay, iitsan na kita kasi. Halika dito.
Naiinis ako sa'yo. Ibabato kita dun. Sige. Sige. Number 3. So, ang height ko lang po is nasa 5'1 lang. Yes, maliit lang po ako. Hindi po ako natutulog sa hapon nung bata. Hindi po ako umiinom ng gatas. Fact number 4. 5 kami magkakapatid. Panganay is lalaki. Tapos, pangalawa ako babae. Pangatlo at pang-apat babae rin. Tapos, yung bunso is lalaki. Tapos, yung mga below sa hierarchy. Hierarchy talaga. So, yung mga mas bata sa akin, lahat sila mga katulong ko sa channel na to. Fact number, ano ba? Fact number 5. Pure Pinoy po ako. Pinay. Pure. Pure Pinay po ako. Kasi may mga iba na napagkakamalan ako na Chinese, Korean. Ang malala doon minsan, yung mismong Chinese pa, eh, China-Chinese ako. Tapos natatawa na lang ako. Kasi isipin nyo, nakakapag-blend in ako. Fact number 6. Bali, meron po akong tatlong profession. Hindi ko na nababanggitin kung ano-ano yung mga yun. Although tatlo siya, isa lang talaga dun yung pinaka-source of income ko. And I'm lucky enough na pwedeng mas marami akong time dito sa bahay, kasama sila. So yun, kaya nakapag-vlog pa ako. Bahala na kayo manghula kung teacher ba yun, nurse, or kung ano pa man naiisip nyo. Fact number 7. Yung natural hair ko is kulot talaga siya, nabuhaghag, pangit. Every 8 months, nagpapareband ako. So normal naman sa mga girls, nagpapareband. Ang tagal ko na walang reband. Nakikita nyo ba? May tumutubo ng kulot. Ayan na, lumalabas na ang sumpa. Malalaman na ang tunay kong anyo. Fact number 8. Ewan ko kung napapansin nyo to, pero naka-braces ako. Lalapit ako. Oh, wait lang, baka mamaya may tinga pa ako. Ayan. Pero kulay puti lang siya. Kasi ayoko ng obvious na braces. Ang pangit kasi tignan. For me ha, for me. Parang ang pangit tignan pag sa akin kasi ang kapal ng lips ko. Ang hirap i-maintain lalo na to kasi puti. Kada kain, toothbrush talaga hanggat maaari. Fact number 9. Nagsasalamin talaga ako kasi malabo yung mata ko. Pero pag ganito kasing nagbablog, nagbabounce kasi yung ilaw, may bilog dyan, pangit, kaya tinatanggal ko pag ganito. Tapos, pag nakikita nyo, pag nagvavlog ako na walang ilaw sa mukha ko, nakasuot yung salamin ko. Yung grado ng mata ko is weird kasi half yung ano nila, yung difference. Yung kanan ko 200, tapos yung kaliwa ko is 100. Ayoko kasi mag-contact lenses kasi para sa akin ang hassle nun kasi lagay-tanggal. Tapos, maximum 8 hours lang. Fact number 10. Dog person po ako, hindi ba obvious? No need to explain further naman kaya nga tayo dog channel, diba? Fact number 11. Marunong po ako magbisaya. Both parents ko kasi taga Cebu. So, ayun, natutunan ko magbisaya hindi dahil tinuruan nila ako, kundi kapag kasi sa bahay, pag may pinag-uusapan silang bawal marinig ng mga bata, nagbibisaya sila. So, ako naman parang pasimple na nagtatanong, ano ibig sabihin ng ganun? Yun, dun ako natuto. In short, para malaman ko yung mga chismis nila, ma-decode ko kung ano yung mga sinasabi nila. Kaya kung may mga nanonood sa akin na Bisaya, mag-comment lang kayo in Bisaya, mag-message lang kayo sa akin in Bisaya kasi fluent ko siyang naiintindihan. Yung pagsasalita ko lang kasi is medyo wrong grammar, alam nyo na. Comment down below para sa aking mga Bisaya subscribers kung gusto ninyo maghimo ko ng Bisaya challenge video. Fact number 12, active type of person po ako. Naglalaro po ako ng sports simula bata pa. Yung main na nilalaro ko talaga is tennis. Tapos through tennis, natutunan ko na rin mag-badminton tsaka table tennis. Tapos basketball tsaka volleyball din, konti. Hindi na ako masyado naglalaro ng sports ngayon. Bali, nag-gym na lang ako, tapos weight training. Sarili ko lang, wala akong coach for 3 years na. 3 years na ako nag-gym. Kailangan ko kasi, tignan nyo naman sila. Laging bugbugan ng labanan dito sa bahay. So, kailangan ko makipagsabayan. Kailangan malakas ako, nabubuhat ko sila. So, fact number 13, passion ko is mag-create ng video. Video editing, ganyan, mag-film. Ewan ko kung bakit, hindi naman dun related yung course ko. Talagang gusto ko lang siya. Ever since talaga, mahilig na ako mag-edit ng video with classmates, mga travel videos. Regardless kung anong video man yung ine-edit ko, basta may ine-edit akong video, yun. Fulfilled na ako dun. Fact number 14, bago ko sinimulan tong channel to, meron talaga ako na unang channel. Nakapangalan siya sa akin, Irina Misa. Ang dami kasing gusto ko i-cover. Parang travel videos, dogs, tapos fitness, tapos lifestyle. Dalawang videos lang ako na iniwan. Basta pangit. Dapat nga buburahin ko na yun, pero naisip ko sayang naman, baka paggamitan ko siya someday. Although hindi ko alam kung ano yung lalagay ko doon. At least dito sa channel na to, pabor sa akin kasi hindi ako yung center of attention. Sila.
Fact number 15, in person pag na-meet nyo ako, madaldal ako, makwento, ganyan. Pero hindi makapal yung mukha ko. Ayoko yung nasa center of attention ako, yung public speaking, ganyan, may stage fright ako and all. Fact number 16, kinoconsider ko yung sarili ko na minimalist kasi gusto ko yung mga gamit ko, minamaximize ko every use nun. Hindi ako bibili ng gamit hanggat meron akong gamit na to. Hindi ako nangongolekta. Basta konti lang yung mga gamit na meron ako. Pero pagdating sa kanila, medyo nabibreak ko yung pagka-minimalist ko. Kasi mga babies ko yung mga yan. So, ini-spoil ko sila ng mga gamit. Minsan, kung makikita nyo yung ano ko, yung online shop cart ko, puro para lang sa kanila yung mga nakalagay doon. Kasi bihirang-bihira akong bumili ng mga gamit para sa sarili ko. Fact number 17, perfectionist ako sa mga ginagawa ko. So, sa mga video. Kaya isang din dahilan kaya medyo matagal ako mag-upload ng video kasi matagal ko siya ina-edit. Every detail kasi talaga tinitignan ko. Tapos, minimum edit ko niyan, mga 8 hours. Pinakamabilis ko ng editing yun, ha. Hi, baby! Hello! Naka-sleepy mode siya, baka mauto natin dito. Ano mo, Chi? Kamusta ang panaginip mo, ha? Ano? Fact number 18, ay dito pala, hindi po ako ma-post sa social. Hindi po ako masyadong ma-social media. Sa personal account ko, wala talagang mahihita doon. Kasi puro share-share lang ako. Hindi din ako mahilig mag-picture ng sarili, selfie-selfie, ganyan. Kung pwede nga lang, i-delete ko na yung personal Facebook ko. Kaso doon ako kumukuha ng news eh. Sige. Naghiga na siya dito. So kaya, mas nagpo-post pa ako sa account nila kaysa sa account ko. Fact number 19, pinaka kinatatakutan ko sa lahat is ipis. Iharap nyo na sa akin kahit ano, kahit mumu pa yan. Ipis lang talaga, dun talaga ako ano, dun talaga ako iiyak. Lalo na yung lumilipad. Marami akong mga kwentong ipis pero aabutin tayo ng ilang oras dito pag ikikwento ko sa inyo. Hindi ako umiinom ng soft drinks, coffee, lalo na yung milk tea, yun yung pinaka hindi ko iniinom. What? Hindi dahil nag-iinarte ako na ayoko tumaba ah. Pero yung soft drinks kasi parang sobrang tapang niya sa akin. Nakasanayan ko na hindi ko na siya iniinom kasi parang tapang niya sa lalamunan. Parang naluluha ako pag umiinom noon. Tapos coffee naman, sumasakit yung tiyan ko. Napupups ako. Tapos yung milk tea naman, ayoko nung combination ng milk tsaka tea na parang nahihilo ako pag naamoy ko pa lang siya. So alam ko maraming magagalit sa akin. What? Kasi alam ko, favorite ng bayan yung milk tea. Pero wala kayong magagawa. Hindi nyo ako mako-convert. Tinry ko inumin siya, pero hindi talaga siya para sa akin. Fact number 21, yan, matatapos na tayo. Iniiwasan ko yung matatamis. Again, hindi dahil nagda-diet lang ako or something. Madali kasi ako magka-tonsillitis. So, kapag nagka-tonsillitis ako, lagnat, ubo, makatilalamunan, lahat na. Mga small amounts lang yung mga kinakain ko. Hindi ko kaya umubos ng isang bar. Kasi wala na, finish na ako. At least yung mga hindi ko iniinom, tsaka yung mga matatamis is beneficial din naman sa akin, diba? Favorite type of food ko is Filipino, yan gusto ko. Actually, malakas ako kumain eh. Pagdating sa pagkain talaga. Mga sinigang, bulalo, nilaga, lahat ng masabaw. Tsaka spicy, mahilig din talaga sa mga maaanghang. Tsaka yung mga food na Mexican food, Indian food. Yung mga pagkain na mga amoy kilikili. Yan, mga gusto ko yan. Fact number 22 yon. Hindi ko pala nasabi, fact number 22. Fact number 23. So, yung favorite genre ko ng movie is slasher. Yung mga ano, mga tipong magbabarkada sila tapos nagbabakasyon tapos iisa-isahin silang patayin yon. Ganun yung mga gusto ko. Brutal, 'di ba? Siguro kasi natutuwa ako sa mga effects kasi alam ko naman na fake yon, fake blood, fake lahat. Na-appreciate ko yung editing kung paano nila nagagawang makatotohanan yung mga organs, lahat yon. Na-appreciate ko yung ganun kasi mahirap yun i-pull off eh. Fact number 24. So, ang favorite place ko is hands down, Siargao talaga. Pwede na ako maging ambassador ng Siargao kasi pagka tinatanong ako, anong place yung maganda bisitahin sa Pilipinas? Lagi ko sasabihin, Siargao, Siargao, Siargao. Yun, big fan talaga ako ng island na yun. Fact number 25, ito na yung last. Finally, natutuyo na yung laway ko. Favorite music ko, kung iba sa inyo, hibang na hibang sa K-pop. Ako, Spanish. Spanish songs. Ang hirap ha. Spanish music. Music na lang. Mi gente, merejuso, reggaeton lento, con calma, calma, remix. Basta ang dami. Anyway, sa totoo lang gusto ko mag-aral ng Spanish, kaya lang wala akong time mag-aral ng Spanish. Pero sinimulan ko na siya dati. So, kahit konti may mga naiintindihan na ako.
So, ayun lang friends. I hope medyo nakilala nyo ako on a slightly deeper level. Sa mga susunod na video, about na ulit tayo sa mga dogs. Please bear with me. Itatry ko gumawa ng mga maraming videos. Lalo na ngayon, quarantine. Pero huwag kayong umasa ha. Mga 2 times a week yon. Max ko na yon. Kasi matagal nga kasi ako mag-edit tsaka mag-film. So, see you on our next video. Bye! Dami nilang participation. Kung nung last video, ang kulit-kulit nila ngayon, tinamaan ng anto. Actually, makulit naman sila kanina. Pero, ayan na sila ngayon. Na-ice ko na pala yung chinelas na sinira ni Mochi. Ayan o. Wow! Nalagyan ko ng pardilya sa gitna. Share lang kasi inag-story ko na sinira niya. Bup sila. Bakit ganyan ka matulog? Para kang si Tami. Ha? Oh, first time niyo pong makita si Mochi na natutulog. And syempre, ang Reyna na sugar na dito, natutulog isa. Bye! Ikaw. Mochi! Tumayo na.